Ayan, lumipad na. Napakaamo. Ayan. Daming sasakyan, di ba? Ayan. Yeah. Oops. Hello, hello mga ka-what's up. Dito na naman ulit tayo sa bumalik ako dito sa itong bundok na nakikita niyo yung puti. Ayan. May mga gold dust yan dyan. Kaya lang, siyempre bawal manguha ng buhangin. Hayop dito. Ayan o. Yan si rattlesnake. Ayan. Ayan o. Ayan. CR. Tapos puro na bundok. Ngayon pupunta tayo doon sa may buhangin. Hanap tayong buhangin ginto. Yeah. Pero sabi, pag nandito tayo ay mag-ingat. Ayan, nakita niyo may mga patay na mga kahoy. Ayan, lalo na pag medyo madilim-dilim na kasi yung mga ano, mga ahas ay naglalabasan. So itong lugar na to medyo pinapaingat ng mga turista na pumupunta dito. Kasi gawa ng may mga ano nga dito, may mga ahas. Ayan. Ayan oh, may butas oh. Ayan. Kita mo yan oh. May butas. So di natin alam, baka may rattlesnake dyan sa loob. Kaya tayo ay mag-ingat-ingat. Pag may mga kaganyan kasi may mga butas. Ayan oh. Papakita ko sa isa pang butas. Ayan oh. So kapag may mga butas na ganyan, may mga ano yan, mga rattlesnake. So mahirap nang makipagsapalaran. Kasi diba, ayan may mga dunes, mga bundok-bundok, mga ganyan. So kung medyo tagilid ang lagay. Huwag tayong pumunta dyan kasi baka bigla na lang may lumabas na ahas. Nakatakot. Ayan o. Tingnan mo yung mga buhangin. Ayan. Ayan. Sobrang pinong buhangin, di ba? Iya.
Sobrang init kasi ngayon. Yung hindi ibig sabihin mainit na mainit sa balat, ibig sabihin ano yung araw, matindi ang sikat ng araw. Pero since na papasok na tayo sa winter time, siyempre malamig. Malamig. Pero itong lugar na to ay ito ay ang pinakamainit na lugar sa buong mundo. Ito siya. Ito yung lugar na to. Kaya noong 3 years ago pumunta kami dito, summer yun. Pero maano lang noon, parang nasa 123 Fahrenheit lang noon. Mainit kasi hihingalin ka eh. Hindi ka makalabas ng sasakyan ng ganun ka ano, ganun katagal. Saglit ka lang kasi ano ka sa pagod. Sobrang init. Dry kasi eh. Hihingalin ka, lalabas yung dila mo ng kahihingal dito. Ayan na ganyan siya. Sa sobrang ano ng araw ngayon, hindi mo mapapansin yung gold na humahalo sa buhangin. Pero tingnan natin doon banda may lilim. Kasi bawal dakutin ang buhangin na to eh. Dahil nga may mga gold. So, ginagawa nila dito, inaano na lang to sa mga turista. Ayan o. Pero dito, wala naman butas yung puno na yan. Kaya, hindi rin siya nakakatakot. I just looking, you know, like before, when we were here, I see a lot of gold dust on the sand. Now it seems they disappear. Yeah. Before it's very interesting to scoop the sand, but now, you know, like, I don't know, I still see it in right there. You see? Yeah. I still see the sparks of the gold, but it's not like as many as before. Go sledding. Pinagpawisan na ako. Mainit pero yung buhangin pag tinapakan mo malamig. Malamig na malamig. Ayan yung iba o nakaupo na. Kasi talaga ang daming pumupunta sa lugar na to. Malapad kasi itong lugar na to eh. Kung wala kang sasakyan, hindi ka makarating dito. Kasi walang public transport. Maliban lang kung may sinasakyan kayong tour bus. Kumbawa, mga hotel guest kayo, tapos eh magbayad kayo ng tour bus, dadalhin kayo dito, pero idadrop lang kayo, like for example mga 10 minutes maximum, siguro 15 minutes sa bawat tourist attraction tulad nito. Yan, ganito kapino ang ano, buhangin. Yeah. Yeah, tawag nila dito ano, sand dunes. Pero ang daming ano oh. Ang mga tao pakalat-kalat. Yeah, dati nang pumunta kami dito, kukunti ang tao kasi noon mainit kasi noon eh. Ang goal kasi namin noon yung puntahan yung lugar na to na mainit, kung gaano baka hirap, gaano baka tagal kami sa labas ng sasakyan. Kasi nagpapaalala yung ano eh na huwag lumabas ng sasakyan ng matagal kasi baka madehydrate ka.
Yan o. Pag dito ako, ayan, nakikita ko. Yung gold sand, ayan o, nakahalo. Dahil siguro sa sobrang mahangin, ano ba kaya nangyari? Ayan. Ayan, meron pa. Kung talagang titigan mo siya. Pero hindi katulad noon. Talaga napakadami. Yeah. Tumpok-tumpok. Disyerto ang dating. Pero sarap magtampisaw sa buhangin na to. Sobrang lambot. Malambot na malambot. Ayan. Ayan. Dinala ko kayo sa isang lugar na malayong malayo. Pero napakagandang tourist attraction. Dito lang kasi ako nakakita ng ano eh. May mga gold. Yun nga lang. Hindi naman pwedeng dumakot dito ng ano. Bawal. Bawal. Ayan o, daming tao. Oh, sige na. Dito lang muna tayo. Sa ibang lugar na naman tayo pupunta. Ayan, dinadala ko kayo sa mga lugar na magagandang tanawin. Ito ay part ito ng California. Ang Death Valley kasi ay may part na sakop ng Nevada, may part na sakop ng California. Pero ito talaga most na kahit saan mo tingnan na yan, part na ito ng California. Malaki kasi itong lugar na to eh. Napakalawak. Hindi ko nga rin alam na ang lugar na to, kala ko dati pag sinabi mong Death Valley, nakakatakot. Yun bang parang aywan, mayroon ano ba doon? Kaya sabi ko, punta nga tayo. Kasi noong araw, lahat na yata ng place dito na may mga ganito, pinupuntahan ko. Kaso, hindi pa ako nagbablog noon. Kaya hindi ko siya na kuhaan ng video. Marami na kaming pinuntahan dati. Meron pa nga dito sa unahan eh, Battle House. Pero, hindi ko alam kung makakarating pa kami doon. Ang dami kasi ditong pwedeng mapuntahan eh. Kalat-kalat yung mga tao. May dito din sa lugar na to yung pinakamaalat na tubig sa lugar na ito. Pero doon naman sa kabila. Yeah. Oh, sige. Dito lang muna tayo. Yep. Bye!